What's up, fish lovers? Welcome to my channel. If you are new to my channel, please click subscribe and click the notification bell so you will be notified for my upcoming videos. Sa video ito guys is magkakaling tayo ng goldfish na kaliko oranda. Pwede na silang ikaling sa nasa 1 inches or half inches na sila. Sa ganyang size po is ikakal ko na sila, mamimili na ako which is ano yung maganda or the best na papalakihin. Pero bago natin simulan guys is shoutout muna sa aking mga kapatid dyan sa kapatiran ng Gamma Beta Sigma Fraternity and Sorority International. Shoutout sa inyo mga bradyansis, hindi ko na kaya kayong isa-isahin pa. So ako ang DJ Lunyo nyo ngayon. So huwag na natin itong patagalin pa. Let's go! So ito yung ano guys, yung kaliko oranda natin na mga fry. Nasa 1 inches pababa yung mga sizes nila. At saka ganitong sizes ko sila kinakaling. Pinipili ko yung mga magaganda at potensyal na gagawing breeder. Sa pagkaling guys is dapat maging maingat tayo sa paggawa nito kasi para hindi ma-stress yung ating mga isda, dahil kapag ito ay na-stress, ito ay magkakasakit at madaling mamatay. So ang mga oranda na ito ay nasa 3 weeks old mula sa pag-hatch ng mga itlog. Hanggang ngayon ito ay 3 weeks old na. Ayan. Ayan mga ka-fish lover no, na i-transfer na natin yung ating mga kaliko oranda sa maliit na palanggana. So may tatlo kang palanggana which is dito ilalagay yung pangit, at dito naman sa kabila ilalagay natin yung mapipili nating mga magaganda. Ayan. So simulan na natin yung pagkakaling. Ayan, mamimili na tayo. So una guys, ang titingnan natin sa pagpili ng mga goldfish is tingnan natin yung kanyang kulay, forma, at saka yung kanyang langoy. So tulad nito guys, ang una nating gagawin is mamimili tayo ng mga magagandang kulay tulad nito. Ayan, yung kanyang langoy at kulay is maganda, pati forma niya. Ayan, pasok na pasok yan sa ating criteria sa pagpili ng gagawing breeder. Ayan, ilalagay natin sa kabilang palanggana. Pangalawa guys, yung pipiliin natin is yung
ganun pa rin, maganda yung kanyang langoy, maganda ang kanyang kulay, at saka tingnan natin ang kanyang buntot ay magkahiwalay. Ang ibig sabihin ay hindi single tail. So tulad nito guys, kung titingnan nyo ang kanyang buntot, ayan, so double tail siya. Ayan, hindi magkakadikit yung kanyang buntot. Ayan, kung titingnan mo dyan sa ibabaw is magkahiwalay ang kanyang buntot, tsaka maganda ang kanyang kulay, forma at langoy. So ganun lang, unay mong gawin is at titingnan mo yung forma, yung kanyang langoy, which is magandang lumangoy or hindi siya mahinang lumalangoy. Ayan, ayan, no? So isa ito sa pasok sa ating criteria. So yung kulay niya guys is sa ganitong edad is hindi pa ito yung final na kulay niya. So may lalabas pa dyan sa kanyang katawan na mga maliliit na kulay. Ayan, ayan, ang maganda ito guys. Ito yung isa sa favorite na tinatago kong isda para gagawing breeder. Yung ganitong kulay, forma, at saka langoy. Ayan, maganda yan guys. Ayan, ayan, no? So pangatlo guys, yung titingnan natin is yung kanyang anal fin. Ayan, kung nakikita nyo po yung kanyang anal fin sa ilalim ng kanyang buntot is yung dalawa dyan, yan yung anal, tinatawag na anal fin. So yung pagbabasihan ko po sa anal fin is dalawa yung kanyang anal fin. Ayan, kasi yung dalawang anal fin, yan yung pasok. For example is sasali tayo sa mga goldfish show, goldfish competition, is tinitingnan ng isa sa mga judge, tinitingnan ito yung dalawa yung anal fin, at saka may point yan. Hindi tulad ng isang anal fin is hindi naman reject, pero mas lamang itong dalawang anal fin kaysa isang anal fin. So kapag ang anal fin is pipili rin tayo ng single anal fin, dapat yung piliin natin yung anal fin na nasa center ilalim ng kanyang buntot. Ayan, so dyan ka. So itong mga natira is lahat ito ay ano na, hindi kagandahan. So papalakihin pa rin natin ito kasi naibibinta rin natin ito. Sayang naman kung ibibinta natin sa maliit na sizes kasi mas mura yung maliit na size. Parehas lang yung ano, or pareho lang yung pag-alaga natin. So ang gagawin na lang natin is papalakihin ito at ibibinta na rin natin. Ayan. So ito na yung mga napili nating magaganda. Ito ang hindi kagandahan. Ayan. So nasa around 50 pieces or more than 50 pieces yung napili nating magaganda. And the rest is mga pangit na. So ayan, no? Ito yung napili natin na igogrow din natin bilang isang breeding material natin. Darating yung oras na magiging breeder sila. So dito natin ilalagay muna pansamantala sa styro box na ito. Kasi bukas or sa makalawa ilalagay na natin sila sa mas malaking box pa.
Sa mga baguhan pa po dyan, kung may mga tanong po kayo, mag-comment down na lang po kayo sa baba ng video ito at sasagutin ko kayo. Maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayon at magkikita po tayo sa mga susunod ko pong video. Ito po si Rujin the Fish Lover. Bye!